Itong babaeng ito, naninirampuri, ha? Sinungaling, kung makaupak kayo, akala mo, kagagaling niyo, kalilinis ninyo eh. Kung ayaw niyo sa Pilipinas, lumayas kayo. Nananahimik ang lahat eh, dahil tapos ng eleksyon, okay na sana, parelax-relax na tayo. Sinabi na natin, oh, sige, wala na munang bardagulan at total, tapos ng eleksyon. Let's all work for one country, one society, one Philippines, one Filipino nation. Pero meron ho talagang ibang kampo na hindi matahimik at gusto pa nilang bumalik tayo sa bardagulan. At nito nga nakalipas na dalawang araw, nabigla po tayo sapagkat from out of nowhere, bigla ho naglabas ng listahan si Binibining Chari Villa, dating bureau chief ng Reuters Philippines at saka dati ring news manager ng ABS-CBN. At siya po ay naglabas ng limang grupo consisting of 81 personalities na ika ito yung mga peddlers ng fake news at misinformation, disinformation. Naalala ko tuloy si Inang Lenny, no? Si Mama Lenny, na siya pa rin ang unang-unang nagsabi, maraming mga fake news peddlers kabilang po ang inyong lingkod. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang sapagkat kinakailangan maturuan din ang leksyon, no? Kundi ba naman na irresponsable? Isinama pa yung patay doon sa listahan. Ayan, tagal ng patay ni Jojo Robles. Oh, tapos ang mga pinangalanan niyo, yung isa, siya ngayon ang press secretary designate, abogado, archaeologist, professor of laws, may master's degree, may doctorate degree pa. Unless you are being told by somebody or by a group of vested interest group na gawin niyo yan, kasi akala ko nananahimik na. Naalala mo, Chari, noong nagka-problema, nagpakamatay yata yung kapatid mo. At ako ay isa pa sa mga nagsulat at nagsabi na ito ay ganyan, no? Nagpasalamat ka pa. Pagkatapos, ngayon sasama-sama mo ako rito sa unang-una, kami ho ay hindi vlogger. Ha? Kami ho ay alternative broadcaster on the new media. Ang J on Board Tapatan. Magkaiba yung vlogging. Yung vlogging, topic-topic lang yan eh. Tayo rito, we are trying to provide the audience with an alternative to mainstream media. Kasi nga, pag nanood ka ng news and public affairs sa mainstream media, talagang minsan maduduwal ka o kaya papatayin mo na lang yung television mo o radyo mo, no? Except of course, if you're watching UNTV, Net25, and SMNI, at least meron pang matinutino, no? Kaya lang, these are independent networks, maliliit, no? Sabi nga ng iba, kampo ng kadiliman, ha? Sino ba kayo para sabihan peddler at saka mga disinformation? Yung isa, fiscal prosecutor. Karamihan dyan, abogado. Binibilang ko abogado riyan eh. Sa listahan nyo, 81. Yung abogado riyan, nasa mahigit 10. Ha? Yung mga may master's degree at doctorate degree, mahigit 10. Sino ba kayo para magyabang na mas magaling kayo? Nagkataon lang, binigyan kayo ng break. Like Maria Ressa. Maria Ressa has never been a reporter in his life, in her life. Ito namang mga fans nila. Eh di ba ko na nga ito eh. Convicted na ito eh si Maria Ressa, di ba? Na gumagawa-gawa ng istorya. Pero ang sabi ng korte, itong babaeng ito anong tawag nito? Naninirampuri, ha? Sinungaling, kriminal. 'Yun ang sabi ng korte. Hindi po ako may sabi niyan, no? Oh. Si Maria, si Raisa Robles, ganun din. Imbis na okay na kayo, pardon me na dapat, no? Si Enchong, matabil. Oh. Ano ngayon? Umaharap siya ng 1 billion cyber law, cyber libel, no? So, ngayon, nag-usap-usap po kami, siguro, especially now, kasi hindi naman pwedeng kami mismo magharap sa korte na walang abogado, si Attorney Freddy Topacio ng Citizens Crime Watch at saka VACC, Volunteer Against Crime and Corruption, nagmamagandang loob na sabi niya, nag-research na siya at ang sabi niya, pasok na pasok sa maraming kaso.
defamation, Amber Heard, cyber libel, libel, slander at napakarami pang kaso. So, ako, since kami po ay nasa bukid, nasa probinsya, malamang lamang yung civil component ng kaso, dito na namin isasampa kung saan kami naroroon. Sorry na lang, Chari, you will have to fly to Davao every now and then kapag ka naisampa na yung kaso, no? Ewan ko kung saan ipa-file ni Fiscal Darwin yung kanyang civil suit, baka sa Panabo City, dahil taga-Obanap ito eh. Taga-Davao din ito si Fiscal, si Prosecutor. Bisaya po na siya, pero magaling na Fiscal yan. Nabuisit na rin si Fiscal eh. Alam mo, pinakapasensyosong tao ito. Napakasimple ng kaligayahan ito, no? Eh, pagkatapos eh, inurirat nyo. Can you imagine, ha? Chari, yung ginawa mo. Kapalagay mo na lang sa 81, 20 yung mag-file ng kaso in different places. Can you imagine? Tapos sasabihin mo ngayon, hindi, ano lang yan, credit to the rightful owner. Eh, problema, nakuha niya, isa pa ito, si Hover Laureo. Kung makaupak kayo, akala mo, kagagaling niyo, kalilinis ninyo eh. Tingnan mo yung Commission on Human Rights. Kung umupak kay, ano, kung umupak kay Duterte, di ba, kay Presidente, akala mo, ubod na linis. Yung pala sila, oh, pinagpistahan yung pera ng ano, CHR, 130 consultants. No. Eh, huwag kayong, ano, huwag kayong ganyan. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. O, akala nyo, eh, kabibilis mag-ano ng mga tao. Eh, tapos sasabihin nyo, hindi, para maiwasan nyo. Hindi na, da. Ewan ko, ha? Ayan. Pati si Pusang Gala, gumawa na ng cartoons, no? Sabi, inedit na raw at ginawa na si CTTO. Naka 6 years na kayo, inaraw-araw nyo na ng 6 years. Wala rin nangyari eh. Kinakailangan magkaroon na ng ano eh, magkaroon. And I understand very serious sila Prosecutor Cañete, na palalampasin lang daw yung oath-taking, na pagkatapos eh, kung ako lang, ha? Kung ako kay Chari, ay kung kinakailangan, lumakad ka ng paluhod, humingi ka ng dispensa, para ano, kasi mabigat. Sa piyansa at piyansa lang, pagpalagay mo ng 20 ang mag-file, ha? Mag-class suit yan. Eh, 20 counts in different places, you will have to file your, pareho ni Enchong, oh, 40,000 yung piyansa. Eh, isipin mo, 20, ilan yan? Milyon na kagad ang kailangan mo. Hindi ko naman minamaliit. Baka marami kang pera, no? Maraming bigay yun si Uncle Sam sa inyo. O kasi, hindi ako naniniwala that you are doing this on your own volition. Baka may mga napag-utusan lang kayo. Eh ako naman, eh, since nagkasama tayo, pinagpapayuhan ko kayo. I'm not saying I'm going to change my mind. Kasi tinitingnan ko yung ating mga followers, eh. Lahat sila are in unison, ha? Na kinakailangan eh, kasi kwan eh, binastos niyo kami masyado eh. Pati ba naman patay sinali niyo pa? Oh. Eh hindi na tama. Tsaka kung ayaw niyo sa Pilipinas, lumayas kayo. Wala namang pumipigil sa inyo eh. Oh. Kayo na rin may sabi, pag nanalo si Digong noon, lalayas kayo. Pag nanalo ikay mga Marcos, malalayas kayo. Eh, hindi naman kayo lumalayas eh. Harapin nyo siguro kung ano man yung itinadhana na mangyari sa inyo, no? Sabi ko nga, para kayong si Amber Heard. Gusto nyo makapanira ng tao, eventually kayo rin ang masisira. Dahil ang tao mulat na ngayon. Ngayon, yung mga comment ng comment, sali po kayo. Ha? Yung mga sinasabing tumatanggap kami ng pera, binabayaran ng ganito buwan-buwan, sama kayo sa kaso. Ayan, oh, yan sila, Team Hebro, Enbron ba yan? O sino-sino ma kayo, ha? Looking at all those, anong tawag nito, yung na-picturan na mga nag-comment sa unang post ni Chari. Marami-rami rin kayo, eh. So, pati kayo, hiyanda-handa nyo na yung sarili nyo. Because our technical people, including the cyber crime people, are already checking on your whereabouts. Dahil isasali kayo sa kaso. Oh. Kung ano yung kaso kay Chari, ganun din yung aabutin ninyo. Oh. Para at least, anong tawag ito, matuto kayo sa buhay. No, isipin mo, meron, tingnan mo ha,
balita ko po, oh, balita ko po, chismoso pa eh, 60,000 per month. No. Wow, buwan din yung kapalit ng dignidad. At, ay, imagine mo, Sus Mario Joseph. Tapos pag tinignan namin yung ano nyo, hindi na pwera sa way.